Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang nakuha ni Tanggol ang pera at mga alahas ni Rhoda, nawalang sagabal sa himbinga ng tulong nitong si Rhoda. Ito'y gagamitin niya nga ang pampiyansa nga sa loli niya. Para hindi halatan siya nga ang nagpiyansa ay inutusan nga ito ni nanay ng kaibigan niya na para yun ang mag-asikaso daw sa piyansa ng loli niya. Samantalang nagising nga itong si Rhoda ay laking gulat nga nang mawala ang kanyang mga alas at pera. At dali-dali nga niyang tinawag ang kanyang kasambahay at sinabihan nga si Rhoda nito na dapat noon pa daw nagpalagay ng CCTV itong si Rhoda. Kaya hindi makalabuso ito ngang si Tanggol dahil nga wala ngang ebidensya itong si Rhoda. Samantalang laking tuwa nga nito ni Lola Tinding sa kanyang paglaya, at palaisipan sa kanya kung sino nga ang nagpiyansa sa kanya na hindi naman ikinatuwa ni Rigol dahil nais nga sana ni Rigol na dalawa sila Lola Tinding at Tanggol na magkasama daw ito sa kulungan. At bago nga tuluyang makalabas ng presinto itong si Lola Tinding ay nasa lubong niya si Colonel Suarez at pinalaan siya nito na sa oras daw may mangyaring masama kay Rhoda ay siya ang magiging primary suspect daw nito. Sa bandang dako naman ay nasa divisorya na nga itong si Chika at Jill at mukhang para mamili at tultulungan na nga ito ni Chiki para daw makapamili ng damit na mura para mapagka siya daw ang budget na pera ni Mukang sa nalalapit niya ngang kaarawan. Habang si Olga naman ay galit na galit ito kay Ramon dahil inagaw na naman daw ang big deal na transaction na anak niyang si Greg. At sabi nga nito ni Ramon kay si Breno na sa oras na mahanap niya ang kanyang anak ay ipapamana niya lahat ang kanyang mga ari-arian nito kay Tanggol. Kaya yan ang ating pakatutukan at pakasubaybayan dito lamang sa MPJ's Batang Quiapo. Please don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching. Bye! God bless! Paalam!